Hello, Donna Nation. This is Donna, and welcome to our channel. For today's video, ako'y muling magpapasalamat sa nakuha kong another 100 subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, ako'y hindi muling tatayo sa inyong harapan para ako'y magpasalamat. Kaya thank you Lord, thank you guys. At muli nyo na namang matutunghayan ang bahagi ng aking kasaysayan, ng aking buhay. Kaya mga guys, tutok lang. Kasi magkukwentuhan tayo. Alam nyo po mga guys, nung ako'y bata, dahil siyempre mahirap lang ang buhay namin. When I was 13 years old, graduate pa lang ako ng elementary. Tapos pag 14 years old ko, ako ay kasi hindi naman po kami nag-aral kasi wala kaming pampaaral eh. Kasi alam mo naman, ang buhay namin mahirap. Pinanganak na kami kasi ng walang kabuhayan, kaya hindi kami mulat sa may kayang buhay. Kaya nga po ko sa inyo ang kasaysayan ng aking buhay. Na mula sa pagkabata, hindi po ako nakaranas ng magranding buhay. Mahirap lang kami. Kumakain kami ng tanghalian namin, nilagang kamote, minsan hapunan nilagang saging naman. Pag minalas-malas pa, agahan nilaga pa rin. Pero awa ang gising. Isa po ako sa mga dinamdam ko yung paghihirap na parang hindi ko na makaya. Kaya po ako guys nagsalamin kasi baka po ako maiyak. Yung time na yun po, di siyempre namulat kami sa ganun. Siyempre, kahit ganto lang tayo, isang bata pa noon. Kasi siyempre, makagraduate lang ako ng elementary. Siyempre, pumasok na po ako bilang isang katulong. Pero ang iniisip ko po kasi, hindi po sapat yung pinag-aralan ko para makapasok ako sa isang kumpanya. Na nangangarap din ako na matulad sa iba na may parang may kinabukasan. Yun nga po, when I was 13 years old, yun nga po, nag-isip na po ako mga tulong. Pero sa pagkakatulong ko pong iyon, ako po ay nakapag-aral ng high school. Doon po, nag-aaral po ako habang ako ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Yun po yung aking, yun po ang ipinangarap ko sa aking buhay. Na kaya nga po ito ngayon, ang hinihiling ko lang sa Diyos na nung nakapag-aral naman ako ng high school, siyempre, nagtungtong na ako ng Manila. Siyempre, nag-Maynila ako, eto. Siyempre, nung naka-high school ako, nakapasok po ako sa isang company. Bali po ako, nagtrabaho po ako sa Philconverse Manufacturing Incorporated. So, 15 years po ako doon. At dito na rin po ako nakapag-asawa sa Manila. At nagkaroon po ako ng anak na tatlo. Ang pangalawang anak ko po ay si Queen. Babae po yung panganay ko at ay lalaki. So, yun po yung kasaysayan na aking inilathala sa inyo. Alam nyo po guys, unti-unti ko pong sasabihin kung ano yung nangyari sa aking talambuhay. Kung ano man ako ngayon, yun pa rin ako noon. Nung nag-aral po ako, nangarap din po ako mapasok sa isang kumpanya. Kaya muli po akong nagti-thank you kay Lord na lahat po ng aking minimiti sa buhay. Nag-aral ng high school na hindi ko inasunod sa magulang ko nang dahil sa sarili kong kasikapan. Eto, nakapagtrabaho rin ako sa isang kumpanya sa Philconverse Manufacturing Incorporated. Dahil yun ay isang pangarap ko lamang po. Na kung elementary graduate ka lamang, ngayon hindi ka naman talaga pwede pumasok sa isang kumpanya na parang anulaan. Kung wala kang talent, yun nga po yung inaano ko sa inyo guys. Ngayon guys, hanggang doon na lang muna yung kwento ng aking buhay guys. Sa muli, humihingi ako ng another. Sa muli, ako'y nagpapasalamat
sa another 100 subscriber. Thank you, Lord. Thank you, guys. Dahil nandyan kayo, hindi nyo ako pinabayaan. Huwag po kayong magsawang manood at sundan ang lahat ng kasaysayan ng aking buhay, dahil unti-unti ko pong sasabihin sa inyo araw-araw kung ano yung naging kasaysayan ng aking buhay. Kasi mahirap naman po mag ano ng kasaysayan kung hindi mo pinag-iisipan, hindi po ba? Kaya mga guys, tutok lang. Dahil nandito pa rin ako, marami pa akong ikukwento sa inyo. Guys, sa totoo lang, ang buhay natin, ang kapalaran natin ay nasa ating mga kamay. Yun lang ang aking pananaw. Ang buhay natin, kung tayo ay hindi kikilos, hindi tayo hihingi ng tulong, hihingi tayo ng ano sa Panginoon, hindi rin natin makakamit lahat yan. Kahit pa anong dami ng pera mo, kung wala ka sa Panginoon, hinding-hindi, mahirap nang umunlad, mahirap umasenso. Yun nga lang po guys, syempre, alam mo naman, sa buhay ngayon, syempre, ang buhay natin ay wither-wither lang. Kaya, heto, ayan. Hindi ko pa po nakukwento kung ano nangyari doon sa mga anak ko. Kaya, abangan nyo po bukas ang susunod na kabanata ng aking buhay. Huwag pong kukurap dahil ang kasunod po ay bukas naman. Hanggang dito na lamang po guys. At maraming salamat sa hinihiling ko pa po na 4,000 watch hours guys. Walang kukurap guys. Panoorin nyo po muna ako bago nyo isubscribe ang aking channel. Please like, share, and subscribe to my channel. Hanggang dito na lang po guys. At dito lang po ito nagaganap sa aming barbershop. Wala po, day off pa rin ang aming barbero. May sakit po. Kaya sana, I wish na gumaling ka agad para makabalik na uli dito. Kasi wala pong nagugupit. Maraming gusto magpagupit, kaya lang wala yung nagugupit. Yung tagalinis ng kuko ko, nagkasakit din po yung anak. Kaya heto, puro ganun na lang po yung nangyari, Lord. Kaya, Lord, sana naman wala na silang karamdaman, matapos na rin yung kanilang mga problema, para just in case makabalik na po sila dito sa akin sa trabaho. Ayan guys, sana nagustuhan nyo yung aking kwento, ang aking buhay, ang talambuhay ko. Huwag po kayong magsawang makinig, dahil alam ko sa panahon ngayon, ito ang kailangan natin. Ito lang po yung idea ko sa vlog, kasi mahirap naman po yung minsan. Siyempre nanonood din po ako ng ibang mga vlogs, yung iba mga pagkain, kain ng kain. Siyempre mataba na po ako eh, ayoko naman po ng kain ng kain. So ibang strategy po yung ginawa ko. Yung ibinablog ko po sa inyo ay tunay na kasaysayan ng inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod, Donna Nation, ang inyong kaibigan. Donna, ito ang iyong buhay. Ito ang aking mga ginagawa sa araw-araw. Kaya, abangan bukas ang susunod na kabanata. Thank you so much sa inyong panunood at pagtagkilik ng aking kasaysayan lamang ng aking buhay. Thank you, Lord. Thank you, guys. Huwag kalimutang panoorin muna bago i-subscribe ang aking channel, para po makaano tayo sa aking watch hour na aking hinihintay. Ngayon po guys, nasa 600 subscriber na po ako. Malapit ko na pong marating ang aking subscriber na hinihintay. Dahil pa 5 months na po ako ngayon, so mahaba pa po yung oras ko, pero ayoko na pong hintayin yung isang taon. Gusto ko, ngayon ma-reach ko na talaga po. Kaya ngayon pa lang, humihingi na po ako ng suporta nyo sa aking mga taga-subaybay, na ako'y suportahang muli.
i-like, i-subscribe ang aking channel at panoorin mo na po bago po i-subscribe. Maraming maraming salamat po. Thank you Lord. Thank you guys. Thank you sa lahat ng nanood. What's up? I out. Ano? A shout out po pala sa home cooking recipe at Run Judy Runs sa kanyang ano po yan, home cook recipe ang kanyang account name sa YouTube. Yun po ang kanyang channel. Judy Runs, yun din po yung kanyang channel. At Randy Sayo Biense Trinidad, yun po yung kanyang account sa kanyang channel. Thank you guys. Thank you so much. Thank you Lord. I love you all. I love you so much. Thank you guys. Bye.